pan doon. Muli na namang umalingaw-ngaw ang malalakas na putukan sa bahaging ito ng Marawi City sa Lanao del Sur. Ang mga tropa ng Hukbong Sandatakan napasabak muli sa matinding bakbakan nitong mga nakalipas na araw. Pakay nilang mapulbos ang kalabang kumubkob sa lungsod ng Marawi na sinasabing nakikipaglaban para sa pagtataguyod ng Islamic State sa bahaging ito ng bansa. Ang Maute, ISIS Group. Target sana ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang leader ng teroristang grupong Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon na ayon sa kanilang intelligence report, nagtatago sa bahaging ito ng Marawi. Yun ang intelligence information na nakuha ng ating military na nandoon si Isnilon Hapilon, and they took advantage of that situation to issue a warrant of arrest against him. Pero nabulilyaso ang lahat ng hindi inaasahang tumambad sa kanila ang mga armadong kalalakihang pawang mga nakaitim. Sila na pala ang mga tauhan ng Maute Group. Ilang oras mula nito, nakunan ng litrato ang Maute Group sa iba't ibang panig ng Marawi kung saan makikitang itinayo nila ang itim na bandila ng ISIS o Islamic State of Iraq and Syria. Grupo ng mga Islamic extremists na itinuturing ng United Nations bilang mga terorista. Kinagabihan, bagamat kasalukuyang nasa isang state visit sa Russia, isinailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kabuuan ng Mindanao sa batas militar. Kinabukasan, napuno ang mga kalsadang palabas ng Marawi City ng mga residenteng nais takasan ang nakaambang bakbakan. Pero sa mga giro dyan sa Lanao del Sur. Ano po ba ang sitwasyon doon? Mga ISIS po. Sinunog nila yung mga school at saka sa jail. Okay, sige. Ingat po kayo, ma'am. Opo. Sir, ingat po. Ma'am, sir. Ang mga sibilyang ito, kumpirmadong pinatay ng bandidong grupo. Nakunang nakahandusay sa bakanting loting ito ang bangkay ng siyam na naharang sa isang checkpoint ng Maute Group. Maya't maya na ang pagdating ng mga elite fighter ng Hukbong Sandatakan. At kabi-kabila na rin ang mga checkpoint sa lugar para matiyak na walang miyembro ng Maute Group ang makalulusot palabas at papasok ng Marawi. Bunsod na rin ang walang humpay na putukan, nagmistulang ghost town ang ilang lugar dito sa Marawi. Sa aming pag-iikot, tumambad sa amin ang ilang roadblocks na gawa sa sunog na troso at basag na bote. Maya-maya pa, namataan namin ang grupong ito ng mga lalaking nakaitim. Mabalik po tayo at hindi natin sure kung clear yung area na yun. Ayon sa nakarating na impormasyon kay ARMM Governor Mujib Hataman, magkasanib na puwersa ng Maute Group, Abu Sayyaf, BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at iba pang terror group sa Mindanao ang nasa Marawi City. Napakawalan din ang 107 preso ng pasukin ng Maute Group ang Marawi City Jail, kung saan tinangay nila ang mga armas ng mga jail guard ayon sa DILG. Kinumpirma naman ng CBCP ang pagtangay ng Maute Group kay Father Chito Suganob at iba pa niyang mga kasamahan sa St. Mary's Cathedral. Sa kabila nito, kontrolado pa rin daw ng AFP ang sitwasyon. Yes, oo. Nandito pa rin sila, pero yun nga, we are flushing them out. No, we are flushing them out. Bagamat nagkalat ang mga itim na bandilang ISIS, ilang araw ding pinabulaanan ng mga kinaukulan ng paglusob sa ating bansa ng naturang teroristang grupo. Ang gusto nating pabulaanan ay yung sinasabi na pinasok ng ISIS ang Marawi, nilusob ng ISIS ang Marawi. That is not the case. They are not ISIS. They're trying to get the support of the ISIS. They are a local terror group. They are the Maute Group. It is one way of showing, especially in the social media, yung pagtataas ng mga black flag na yan, they are not even recognized yet. Ang ISIS ay isang international jihadist group na may kaugnayan sa mga teroristang grupong Jemaah Islamiya at Al-Qaeda. Ay, pa, ma, sulkanun din, sulkanun, baba! Baba!
Huwebes, May 25. Kuha ito ng ilang mga sibilyang naipit sa gitna ng bakbakan. Ay, sulkanun, baba! Baba! Tila papalapit ang mga naririnig nilang pagsabog, pati na mga usok na mula sa pinaghihinalaang istrukturang sinulog ng Mauti Group. Maging kaming mga taga-media, hindi ligtas sa pangamba mula sa mga pagsabog. Kung saan-saan nagmumula ang mga sabog at putok. Fence. Op, tangke na yun. Fence yan. Tripod pare. Hanggang sa parating namin ang isa sa mga lugar na pinuposisyonan ng mga tropa. Portar. Wala pa rin patid ang putukan. Maya-maya pa, agad nang isinugod ang mga sugatang sundalo. Mainit ang sitwasyon pero mayroon pa rin sa ilan nating mga kababayan ang ayaw iwan ang kanilang mga tahanan. Ayaw niyo hong lumikas? Oo. Bakit ho? Hindi ho kayo natatakot para sa buhay niyo? Ay, matatakot kami na ang problema namin, wala kaming pagkain, walang mainom. Okay, close ang mga tindahan. Kaya mga na pag umalis kami dito na, di parang iniwan din namin ang lugar namin. Okay. Lugar namin. Okay. Di pinapanindigan namin na kung dito na kami kahit anong mangyari. Ilan sa mga residente rin ang nagtangkang pumasok para kunin ang ilang mga kaanak nilang naiwan pero hinarang sila ng militar. Ano po sabi? Ano po sabi? Hindi daw pwede. Bakit daw po? May mga tao daw sa baba. Maraming salamat po. Sige, ingat. Ayon sa militar, nagsimula sa 15 ang mga miyembro ng Mauti Group na pumasok sa Marawi City. Pero may mga ulat na lalampas sa 100 ang binibira ngayon ng mga sundalo. Sila ang target ng mga surgical operations ng militar. Ibig sabihin, sa mga target areas lang nakasentro ang operasyon para maiwasan ang posibleng madamay na sibilyan. Relax. Habang lumilipas ang araw, mula ng unang sumiklabang kaguluhan dito sa Marawi, tila lalong tumitindi ang bakbakan. Ang mga pagsabog na ito ang nagtulak sa ibang pamilya na magdesisyong lumikas na. Yung mga bumba na sa buwan, palingke, na kami, hindi na kami nakatulong. Unang araw pa man din ngayon ang Ramadan, pero hindi nila alam kung paano ito gugunitain. Lalo pat wala na halos masakyan palabas ng Marawi. Sakay mo na to. So isa kayo mo, sakay mo yung bata. Let's go. Hindi ho, wala, trabaho lang ito. Sige. Pero mukhang hindi paawat ang Mauti Group na palipat-lipat ng pwesto. Patunay ang ilang roadblocks na huling pinosisyonan ng grupo at mga bahay na sa pinitang binuksan. Nakita lang namin doon yung mga radiogram talaga na dalawa pa. Okay. Yung isa umandar pero may nagsasalita, hindi ko na ano eh. Bukod doon sa mga radyo, ano pa nakita mo? Yung uniform nila na yung combat talaga na gray at saka blue at yung color. Nasaan sila sa palagay mo sa mga oras na ito? Baka sa ano, sa mga tabing dagat. Huwag lang kayong magkuhan sir, mapadisplay. Yes sir. Kasi yung sniper ng kalaban, nakapurma yung sniper ng kalaban. Oh. Yes sir. Oh, nakita mo yung trapal dyan, yung trapulin. May tama ng bala yan. Ayon sa source na nagbigay ng mga litratong ito, may mga menor de edad na kasapi sa Mauti Group. Bata talaga, nakapistola. Paano mo nalaman bata? Kasi nakikita namin eh. May nakikita tayong maliliit pero hindi ko alam kung ano ang mga edad. Pero ang dapat lang nating tingnan ngayon, meron silang pinupwersa na isinisama maging bata o matanda paglalaki. Ikalimang araw na ng krisis sa Marawi at sa pagkakataong ito, mga tauhan naman ng PNP Special Action Force o SAF ang aking sinamahan. Ang lugar na ito na may iba't ibang mga negosyo ang una raw kinugkob ng Mauti Group. Nagkalat ang mga basyo ng bala at tatad ng mga tama ng bala mga bintana ng bayan at gusali.
Isa-isa ring sinuyod ang mga establisimento. Sa ngayon, 80-90% na raw ng mga residente ang nakalikas na. Pero nananatili pa rin banta ang mga tauhan ng Mauti Group, lalo na ang kanilang mga sniper na nakakalat pa rin daw sa syudad. Sadya rin daw nilang sinusunog ang ilang mga istruktura para maikubli ang kanilang paggalaw. Nitong linggo naman, kasama ang PNP, target naming mapasok ang gusaling pinagkutaan daw ng Mauti Group nang lusubin nila ang Marawi City noong Martes. Pero bago ito, pinasabog muna ng Explosives Ordnance Division ng PNP, Special Action Force, ang mga bombang natagpuan sa tabing kalsada, papasok sa pinagkutaan nila. Itinuro po sa atin ng military ang kalsadang ito kung saan mo makikita sa dulo yung kulay puting bahay na iyon. Ayon sa AFP, dito nagkuta ang Mauti Group sa loob ng ilang araw bago tuluyang umatras palayo dito sa Marawi City. Pababa ang daan at sa dulo, makikita ang paupahang ito. Ayan o, kanyang nakikita natin sa Facebook. Burdado ng mga tama ng bala mga paupahang pinagkutaan ng mga kalaban. Sinamahan po tayo ng PNP para tuluyang ma-penetrate itong area. At makikita nyo sa labas nung sinasabing pinagkutaan, mga kulay itim na damit. At may bandolier po rito, no? Yung tactical belt. Mga pouches. Ito ho ay lahat natagpuan sa harapan mismo ng bahay na ito kung saan nagkuta ang Mauti Group. Ito, puro itim, sir. Nakuha rin sa loob nito ang mga blasting cap at detonator, mga materyales na gamit sa paggawa ng bomba. IED na yung high explosive nila, improvised. Di kalayuan sa lugar na ito, isang bangkay ng miyembro ng Mauti Group ang natagpuan. Dama ang bagsik na inabot ng lugar na ito na dulot ng bakbakan. Naiwang nakatiwangwang pati ang mga paninda sa talipapa. At ang mga basyo ng bala, mapupulot mo lang sa kalsada. Bukod sa hindi bababa sa 90 patay, nagbunsod ang kaguluhang ito sa Marawi sa pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar sa buong Mindanao. Suspendido rin dito ang writ of habeas corpus. Ibig sabihin, pwedeng arestuhin ng mga pinaniniwala ang miyembro ng Mauti Group o sino mang pinaghihinalaang parte ng itinuturing ng pamahalaan na rebelyon. Umani ng patikos ang proklamasyong ito. It was a knee-jerk reaction to a threat coming from Mauti. Hindi dapat ganun. In fact, lumalabas parang maghahain ng warrant of arrest ang militar dahil hawak ng Mauti si Isdulon Hapilon. Yun ang naging trigger. So can you imagine yung parang kababawan ng maliit na issue? Kung tutuusin, pwede namang resolbahin yung militarily. Yung maliit na bagay ay lumalaki. Problem of determining supposedly a molehill and it becomes a mountain. Doon nangyari yung failure. Kasi na-surprise yung ating government forces sa dami ng tropa na nakaharap nila. So sa tingin ko doon nagkaroon ng lapse, yung gathering of accurate, reliable intelligence information. Ayon kay Professor Julkipli Wadi ng UP Islamic Studies, hindi matutumbok ng deklarasyon ng martial law ang dekada-dekada ng isyu ng kaguluhan
sa Mindanao. Kawing-kawing at dikit-dikit ang problema ng radikalismo sa Mindanao. Ang tanong, kakayanin ba ng 60 days kung talagang seryoso itong declarations of martial law ni Mayor Digong? Ang sagot natin, hindi sapat yun dahil malalim ang problemang pinag-uugatan. Nandiyan yung armadong crew pa katulad ng MILF at ng MNLF. Legitimate ang kanilang grievance because of what they call as centuries and decades of historical injustice. Thus, they are struggling for decolonization and the right to self-determination. Ang problema ng violence sa Mindanao ay hindi lamang nasa aspeto ng military. May mga underlying conditions na dapat ima-address ng ating gobyerno. At yun yung mga political, social, economic, religious at cultural reasons kung bakit nagkakaroon ng mga grupo, kaparis ng Mauti Group, Abu Sayyaf Group at iba pang armadong grupo na patuloy na nagre-resist laban sa gobyerno. Hindi malulutas ng martial law yun. Malulutas lang yun ng magandang pamamahala. Kung matutuldukan man ang nararanasang krisis ngayon sa Marawi, sana ang maging wakas nito, hindi ang pagkakadamay ng mga inosenteng buhay na naiipit sa gitna ng gulo. Dahil kung may leksyon man tayong dapat natutunan mula sa ating kasaysayan, sa karakasan lahat tayo'y magiging talunan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Emil Sumangin, kasama sa iisang brigada.